Kaninong bahay ito? Ganda. Ganda ba, sir? Sa inyo yan, Mr. Manaloto. Ah, ito ba yun? Ito to? Walang siguro itsura, wala pang pintura. Hindi ka mukha. Wala pa to eh. Kasi ano nga pala, si Max, kailan nang balik? Ah, wala pong exact date, sir eh. Marami kasi siyang tinanggap na project sa Dubai. Eh, nahihiya siya, hindi niya mapahindihan. Ninong niya kasi yung nandun. Oo, hindi. Tsaka okay lang yun, trabaho yun. Pero ito, tingin mo, mga kailan ang tapos nito? Wala pang definite na date talaga, pero naka-fast track na ho lahat yan, sir. Isip ko, ganda kung makalipat kami bago mag, ano, bago magpasko. Uy! No problem, sir. Abot na abot yan. By then, tapos na tapos na yan, sir. Ayos. Salamat, salamat. Saktong-sakto. Ay, sir. Oh. Maiwan ko muna kayo, ha? Meron ho kasing nag-text eh. May meeting lang ako. Next project. Ah, talaga? Oo. Sige, okay lang. Dahil mo rakit. Sige, Jose. Sige. Pits! Uy! Uy! O, Pits, o, cake! Teka, teka, sandali. Para saan tong cake na to? Hindi ko naman birthday. Ha? Hindi. Masaya lang kasi ako eh. Magsasama-sama uli tayong tatlo. Kahit na maraming nagbago na sa atin. Ikaw, milyonaryo ka na. Ako, negosyante. Ito, si Patrick. Hindi pa rin nagbabago. Pero mabuting kaibigan. Mabuti, oh. Bait niya. Ito namang cake. Salamat ko na lang to dahil kinuha mo akong project manager nitong construction ng bahay mo. Wala yun, yun naman pala, di. Tirahin na natin to. Sarap to, oh. Hindi pa rin talaga nagbabago ito si Patrick, ah. Masarap to. Patakaw pa rin. Kain kayo. Sarap ba? Nayagyan. Ano ba ito? Huwag mo na ka. Nayagyan. Huwag mo nga nangyayin yung project ko. Dinudumihan mo eh. Sorry. Hindi nga. Ganun pala? Ah, hindi naman. Sige, una na ako. Chito. Hmm. May nabalitaan ako sa'yo, ah. Ano yun? Hindi ka parang tuli. Sino sabi niyan? Si Ferdy. Nagkasabay daw ka nag-CR. Pero kung pansinin yun, hindi naman siyempre totoo, di ba? Oo! Siyempre. Tumatawa. Grabe, ang ganda mo talaga ni Clarissa, no? Mukhang kamukha ni Sir Pepito. No. Hindi kaya, carbon copy kaya ni Ma'am. Oh, ito mo, umiiyak tuloy. Ay, naku. Ibig sabihin si Sir Pepito talaga. O, tignan mo yung mata. Tignan mo yung bibig. Tsaka yung... Si Ma'am, ano ba? Ano ba kayong dalawa? Inginin nyo. Ginising nyo yung bata. Umiiyak na. Hindi po ito kasi si Maria eh. Pinipilit yan si Clarissa eh, kamukha ni Sir. Eh sabi ko, kamukha mo naman. Talaga, kamukha mo. Si Sir kaya? Si Ma'am. Sir, tingnan mo yung labi. Ay, katapat mo na si Ma'am. Tingnan mo mabuti. Manigas yung labi nito. Di ko. Maganda yung labi nito, kamukha ni Ma'am. Teka mo. Halika, halika dito. Pinaiyak nila. Halika nga dito, babe. Parehong kamukha namin ni Pitoy si Clarissa, ha? Wala namang tatalo, walang pagtatalunan. Bumalik na kayo sa ginagawa niyo. Ako nang bahala rito. Sabi ko sa'yo, sabi ko sa'yo. Kita mo nga, ano? Kamukha ni Pitoy. Ganda-ganda ang bata, eh. Baby ka, magandang-maganda. Wala na sa ina, hindi sa ama. Chito. Anong problema, ha? Wala naman po. Anak, tatay mo ako, alam ko pagka may problema ka, kita-kita sa mukha mo. Sige na, sabihin mo na, ano yung problema mo? Nakakaya po kasi. Papatay kayo, tatawanan niyo rin ako. Chito, ano mahiya, sabihin mo na. Hindi ka na yung pagtatawa na.
Di ba, Pitch? Hindi ka na magtatawanan. Ano ba yun, anak? Eh, pinagkakalat ko kasi nung isang kaklase ko na hindi pa ako tuli. Hindi ka ba? Uy, sabi mo hindi natin magtatawanan. Ano ba? Di, Pitch, nabigla ako sa sinabi ni Chito. Hindi pa siya. Ano ka ba, Pitch? Ano, may pusa eh. May tumo. Tsaka hindi ka naka-seatbelt. Mag-seatbelt ka nga. Biras. Hello, Tommy. Hi, boss. Boss, sorry to disturb you, ha, but I have a business proposal for you kasi eh. Hindi ba? Nagpapatayo kayo ng bahay? Oo, bakit? Okay. Dahil kasi may nakilala akong supplier ng construction material. At saka makukunan natin siya ng mga material at a very, 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 very low cost! Hindi, may nakuha na akong supplier eh. Si Mario? Boss. If before you turn down my proposal, what about we give my supplier a chance? Free of charge. Ano ibig sabihin? Well, boss, my supplier is willing to deliver construction material to you at no cost. Free! Ganun kadali? Libre? Boss, alam mo na kasi, he wants you to try his material. Eh. Gusto niyang masubukan mo yung mga produkto niya eh. Sige, pag-iisipan ko. Repeats, ano yung pag-iisipan mo? Lulukohin ka na naman ni Tommy yan. May masamang balak na naman yan. Pati ba naman sa supply ng materialis, sasaw-saw pa yan. Ano sinasabi mo? Yo! Hoy! Narinig kita, ha? Patrick, narinig kita. Nandito pa ako. Ano ka ba? Ano? Tingin mo ba mas mura yung sa supplier ni Tommy? Eh, Pits, kailangan makita ko muna yung price list niya. Bago ko masabing mas mura siya talaga kaysa dito. Papunta na si Tommy dito. Sabi ko kayo na mag-usap. Oh, pag-aaralan ko, Pitch. Pero nasa iyo pa rin ang huling desisyon yan. Ako? Bakit ako? Di ba ikaw project manager? Eh, oo nga. Eh, sino ba nagpapagawa ng bahay? Oo nga, no? Iyara pa lang pagawa ng bahay. Dami iniintindihan, no? Hi, boss. I'm here. Ito yung price list na hiningin niyo sa akin. Nasabi ko na kay Mario yung napag-usapan natin. Baka ako pwedeng ikumpara muna yung presyo para malaman kung kanino yung mas mura talaga. Pwede ko naman ang tingnan? Sure, please. Uy! Totoo ba to? Ba't ang mura? Of course, it's true. Bakit naman lalagay ng supplier ko dyan kung hindi totoo yan? Di ba, boss, I was telling you already that they're willing to deliver the construction materials free of charge. Pasubukan mo lang. I love it. Ano sa tingin mo? Eh, kung totoo itong price list na ito, eh, malaking matitipid natin. Okay, so, boss, when do you want me to tell them to deliver? Kailan ba pwede? Hello? Yes, hi. Nalala mo yung address na tinext ko sa'yo? Yung address ng construction site? Pwede bang bukas na mabaga, deliver mo yan? Okay, thank you. Fast enough, gentlemen. Oo nga. Magigising yan eh. Pakiramdam ko, kamukha ko talaga itong ba. Pati nga. Ano yun? Anong-ano yun? Hindi mo naman yun? Wala tao sa labas. Tagas nalang. Wala? Ano ka ba? Uy, Chito. Nagawa mo dyan. Halika, pumasok ka. Sino yan? Anak mo. Uy, ano? May problema ba, anak? Wala po. May sasabihin ka. Wala po. Ay, nako, parang alam ko na yan. Yan yung tinutukso ng mga klase mo, no? Ano? Ano yun? Tinutukso? Ano yun? Eh, yung mga kaklase ko po na eh. Nalaman na nila na hindi pa ako... Na hindi pa siya tuli. Eh, ano naman? Eh, bata ka pa naman. Yun nga rin po ang sabi ko sa kanila eh. Hindi naman dapat minamadali yun. Gagawin ko po yun. Ang gusto ko.
Eh, ano ba? Kailan mo gusto? Pagkatapos ko pong mag-aral. Mag-aral? Ng ano? Ng kolehiyo? Opo. Ba, huwag ganun katagal. Eh, makunat na yan. Shhh! Kailan po ba dapat? Eh, ako kasi, nung pagkatapos ko ng elementary. Ibig sabihin tayo Oo! Oh, kaya nga mo, hindi ka mutain. Pito eh. Biro lang, biro lang. Sige po. Ganun po talaga, eh... Ano, payag ka na? Pag-iisipan ko po muna. O sige, pag-iisipan mo maigi. Tsaka kung mag-de-decision ka, huwag mong ibase dun sa mga tukso ng kaklase mo. Dapat gawin mo yun dahil gusto mo. Sige po. Sige tayo, matutulog na po ako. Oh, sige tayo, good night. Sige. Good night, Clarissa. Good night, Clarissa. Kiss ka na. Huwag mo, huwag mo, huwag mo. Matulog na, ha? Hi, Elsa. Ay, Maricar. Si Pepito. Ay, wala. Kaalis lang eh. Pinuntahan yung bahay na pinagagawa. Ay, ganun. Grabe naman, sobrang busy naman niya. Eh, minamadali niya na kasi yung bahay eh. Talaga? Pasensya ka na. Hindi, okay lang. Tsaka huwag mo na rin masyadong isipin sa opisina kasi palagi naman ako nando doon eh. Salamat. Mm-hmm. Minum na. Oo. Oh. Dito, Maricar. Hello. Hmm. Bakit naman aaga mong naka-uwi from school? Hindi po ako pumasok eh. Hindi ka pumasok? Bakit? May sakit ka? Tinutukso na mga kaklase kasi hindi pa raw. Alam mo po. Ngayon naman eh. Nakakaya kay Tita Maricar? Aba eh, kung nanghihiya ka, dapat ipagawa mo na nga yan. Ayoko po nung pukpuk eh. Masakit yun. Eh, sino nang sabi sa'yo yung ipapukpukpuk natin yan? Eh, pupunta tayong doktor. Handa ka na ba? Mabuti! Ano ang pagtutuli? Ang pagtutuli kasi, ang pagbabawas ng sobrang balat na bumabalot sa ari ng lalaki. Eh, saan naman ito nagmula? Sa pagkaturo sa atin, nasa Biblika pa eh. No? Mga sinaunang mga Kristiyano, kailangan dumaan sa pagtutuli. No? Nagiging parang tradisyon na eh. So halos lahat ng batang lalaki, no? Bago sila umabot ng kanilang pagtanda, nagpapatuli. Sabi ng iba, itong nagpapakilala na ikaw ay tunay na lalaki. Ano ba ang magiging epekto pag hindi nagpatuli ang isang lalaki? Kung hindi tayo maalaga sa sarili, dudumi siyempre yung loob ng ating ari kasi nakabalot eh. Hindi nalilinis ng mabuti. Dahil doon, magkakaroon ng infeksyon yung bata. Pag sumobra ng mga infeksyon, sabi nila, pwedeng magkaroon ng tumor. Maliban pa doon, ito'y nagiging bahay ng mikrobyo. Eh, paano ba ang process ng pagtutuli? Ang paraan ng pagtutuli natin is yung ating traditional na pamaraan ng pagtutuli, yung tinatawag lang pukpok. Nagpapasok sila ng yantok o kung anumang bagay na kahoy na bilog na ipinapasok para itulak yung ulo ng ari para lumabas ang balat, lalagyan ng labaha sa ibabaw at pupukpukin. Sa panahon na ng pasok ng medisina, meron tayong tinatawag na dorsal cut o katulad rin ng pukpok, pero syempre ang gamit na natin ngayon hindi na labaha. Mga instrumento na pang-opera talaga. No? Meron tayong blade, meron tayong or yung scalpel na tinatawag at saka mga clamps or forceps, no? Yun yung mga panghawak. May iba't ibang cut ba yan? Meron rin tayong tinatawag na German cut. No? Yung German cut hindi lang linalagyan ng hiwa para lang lumabas yung ulo. Ang ginagawa rin natin doon binabawasan pa yung balat. Para nakalabas ay ulo lang. Kaya nga German cut, ang ulo ng ating ari parang helmet ng mga Aleman. Kaya German cut ang tawag doon. Maliban pa doon, may isa pang pamamaraan na tinatawag nilang mucosal sparing. Kasi ang loob ng balat ng ating ari, no? Yung nasa labas, balat. Yung sa loob noon, mucosa. Yun yung nakadikit sa ari. No? Ang ginagawa nila, ang binabawasan lang nila yung balat. Ang tinitira nila yung mucosa. Ano ba yung komplikasyon kapag pinabayaan yung sugat? Ang mga komplikasyon saan, pwedeng dumugo. Pwedeng magkaroon ng infeksyon. Ilang taon ba yung
lalaki na pwede na siyang magpatuli? Ang traditional na ang paniniwala, no? Eh, bago man lang siya maging teenager, no? Mga 10, 11, 12. Pero ngayon, sa panahong to, eh, kahit na anong edad, pwede. Bakit nangangamatis ang isang bagong tuli kapag nakikita ito ng isang babae? isa yun sa mga pamahiin natin, hindi siguro. Kasi nung ako'y tinuli, eh, ang aking tiya na naglilinis ng aking ari, eh, doktora, so nakikita niya, hindi naman ako nangamatis. At kung papansin ninyo, sa mga medical mission, ang laging kasama ng mga bata, no? Kung hindi tatay yung nanay, so nakikita nila yung ginagawa, hindi naman sila nangangamatis. Yan, pamahamu naman, Chito. May isang mata mo para asintado mo. Kanan, kanan. Kanan. Ayan. Ayan. Ay, ako, Diyos ko naman yung kapatapaan. Asintado mo, Chito. Ay, kira mo. Ano ba? Kanan, dalawa ka ba? Yun, nakakayat! Ay, nakakayat! Kita mo. Ano ba yan? Anyway. Pwede ba tayo mag-usap ng tayong dalawa lang? Okay lang po si Patrick. Okay na po. Kung saan po? Tungkol doon sa ano, sa yung tukso ng classmate mo. Ayun na. Naku. Tungkol po ba doon si Patrick? Oo. Tignan mo, doon mo tinatamaan yung kalaban mo. Wow. Supot pa kasi yung baril mo eh. Patrick naman? Saan ka naman? Eh, hanggang kailan mo gusto maging supot? Patrick naman eh. Nakakayangin na Ate Maria at Ate Baby. Okay lang yun, ano ka, mabata ka pa naman, tsaka walang mali sa'yo, no? Stoy, kayong dalawa huwag na umepal. Kumuna kayo ng merienda doon. Mag-uusap muna kaming lalaki sa lalaki. Sige na. Sige na. Bihira. Chito, eh, bakit tayo ba magpatuli? Natatakot po kasi akong masaktan eh. Oh, paano mo naman masasaktan ka ba? Nasubukan mo na ba magpatuli? Eh, narinig ko po sa mga kaklase ko. Kayo po, hindi po ba kayo nasaktan nung tinuli kayo? Ako? Hindi ako nasaktan. Kasi ano eh, tunay ako lalaki. Matapang ako. Kaya ko yan. Talaga po? Kaya po ako sa'yo. Magpatuli ka na para maging garap na lalaki ka na. Eh, ano po pong pwede kong gawin para hindi ako matakot? Madali lang. Gawin mo tong katagang to, ha? Hindi ako takot. 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 Masakit! Hindi pala takot, ha? Oh, Boss Pepito, ha? As promised, delivered na yung mga construction materials na kailangan natin. Di ba? Tapon lang in-order to, di ba? Ito na kagad ngayon. Ang galing, ha? Boss, ano naman? Tommy, kausap niyo. Ano? Do we have a deal? Bilib ako, ha? Mura na. Impunto pa kung dumating. Tingnan muna natin. Pagkagamit ko muna sa mga tao ko para pagka malaman natin kung papasa sa standard nila, sabihin ko lang kay Pitch yan. Ikaw na, supplier namin. Standard. Yung mga gamit ko papasa na kahit anong standard, hindi pwede bumagsak yan! Sir Tommy. Ano? Yung sasakyan nyo, nabagsak ng bakal. Saan? Ano na? Ready ka na? Hindi po ako makapag-decide tayo eh. Ano ba? Okay, sige, pero kailangan mo ring gawin yun eh. Chito, dapat makinig ka sa tatay mo. Kasi pag tapos ka na dyan, hindi ka na tutuksuin ng mga klase mo. Ayaw na po sila. May naisip na naman po akong paraan para hindi nila ako matukso. May naisip ka na paraan? Opo. Ano yung paraan na yun? Titigin na lang po ako sa pag-aaral. Oo nga! Pag hindi ka pumasok, hindi ka na tutuksuin ng mga classmate mo. Tsaka napag-isip-isip ko na hindi naman importante yun eh. Bakit? May nabalitaan na ba kayong namatay na tao dahil hindi nagpaganon? Uy, tumigil ka na dyan. Hindi ka nakakatulong. Nakakagulo ka pa eh. Oo nga. Bakit nakakampihan mo si Chito? Siguro di ka pa, ano? Ay, magkakasama tayo, no? Tandaan nyo! Ikaw mo nang isip mo. Wow.
May naaalala ko eh. Ikaw pa may naaalala ko. Oo eh. Parang wala. Ay. Hindi nyo ba naaalala magkakasama tayo nun? Ano ba kayo? Hoy! Luwag! Wala ka pang binyag! Nako! Oo nga! Hindi ka Sige! Oo na! Oo na! Inaanin ko na! Hindi pa ako tuli! Ha? Anak, darling, ganyan ang mangyayari sa'yo pag di mo tinuluyan. Tay! Bukas na bukas, magpapaschedule na po ako. Tama! Tama yan. Padre, thank you. Galing mo. Well, gentlemen, what do you think? Hinuuna, nagulat ako nung sinabi sa akin ni Pitts na meron siyang makukuha ang sobrang murang materyales. Alam mo, tagal ko na sa construction, nagulat ako nung pinakita sa akin yung price list mo eh. Alam mo, may kasabihan yan eh. I'm the man. Do we have a deal? Oh, siyempre. Sabihin ko na kay Pitts, sa'yo na kami u-order. Naku, thank you very much. That's great. Wika. Let's have something to eat. My treat. My treat. Come sounds on, come on. Good. Come on, come on. Wag kopya, ha? Ay, ano? Sarap na ang tulog. Singin natin. Ay, wag na. Ay, wag ka. Antayin ko na lang sa magising. Ayan o, tinubo. Uy, baby! Hello? Oh, manhihin lang kayo. Ha, kanina pa si Maricar naghihintay. Ay, hindi, okay lang. Dinala ko tong mga documents para masignan mo. Naaliw na ako dito sa inaanak ko, kaya ayan, magtagal na ako dito. Pasensya ka na, galing kami sa ospital eh. Namahan namin si Chito. Bakit? May sakit ka ba? Wala po ang sakit, Nay. Napaschedule na po kami ni Tatay kung kailan po kami papatuli. Oh. Elsa, narinig mo yon, ha? Binata na yung anak mo. Talaga? Congrats, anak! Nay, saka na nila po ako batiin, Nay. Pagtapos na. Eh, kailan ba ang schedule? Bukas pa ng hapon. Sabi ko nga po kay Tito Patrick, eh, sabay na kami. Ano? Ha? Shh. Patrick! Di ba? Ano ka na? Oo naman, Elsa. Ano ba? Uy, natawa-tawa mo dyan. Ay, hindi, wala. Meron lang akong naalala. Pero bilang tanungin ko ano yun kasi maliit na bagay lang naman yun eh. Ito. Oo, si Patrick. Teka na. Ha? Eh, laro tayo ng video game mo. Ako leader. Ako yung support mo. Ay, support mo. Chito. Ang bihira kang bata. Ibubukoy mo pa yung sikreto ko, nakakaya. Okay na po yung Tito Patrick. Oo nga, hindi na nahihiya eh. Ayaw pa kaya? Eh, ikaw bata ka. Eh, ako matanda na. Eh, ano nasasabi nila pag nalaman nila yung totoo? Ano yung totoo? Uy, sali naman ako sa usapan nyo. Anong totoo? Anong sinasabi yung totoo? Oy, ikaw, atupagin mo yung ginagawa mo. Huwag mo kang pakialaman. Hoy, excuse me. Day off ko ngayon. Kaya kasama ko yung mga newfound friends ko. Ashley, Fergie! Ay, girl! So, girl, so, ito. Ito ang anak ng amo ko. Si Chito. Si Chito. Si Patrick. Ano? Anak din ng amo mo?
Ang tanda naman! Hey! Anong matanda? FYI, best friend ako ni Pitch! At kayo! Lalaki yung tao, mga nakapalda kayo! Asagwa! Excuse me, no? Hindi kami mga lalaki, mga babae kami. And if I know, type mo lang kami, no? Ah, type ko kayo. Type ko kayong gulpin para maging lalaki kayo, ha? Kinakabahan po ako eh. Pwede po bumalik na tayo sa ibang araw? Ibang araw? Ito na tayo. Sayang naman yung schedule na. Huwag ka mag-alala na. Ano lang. Sandali lang yan. Parang kagat lang yan ang langgam. Ganito kalaking langgam, oh. Meron. Binabalakas ko lang loob mo. Huwag ka na matakot. Kaya-kaya na yan. Pa-schedule na lang natin ulit? Pwede po. Oo, oh, sige. Sige po, salamat tayo, ha? Manaloto, Chito. Ay, okay na tayo, okay na. Okay, come on, what's this all about? Pasensya ka na, nakabahala ka namin. Pero meron kang kailangan makita eh. Okay, what is it? Ito, you know what that is? Of course! It's a crack! Hello? I'm not stupid, come on! Eh, alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Hindi. Bakit mo hindi sabihin sa akin kung anong ibig sabihin yan? Ibig sa paligoy-ligoy ka pa. Hello? Yung crack na yan, nag-crack yan dahil palpak yung mga materyales na diniliver mo sa amin. What? That's nonsense. Oh. Ano problema yung supplier ko? Come baka yung mga taong gumagawa nito, hindi nila marunong, hindi sila marunong gumawa ng paler. Oh, yun. Hindi, hindi pwede mangyari yun kasi hindi nangyari yan sa dati namin supply. Alam mo, this is nonsense. It's a waste of my time. Basta, walang problema ang materyales ko. Ako lang po mag-assist sa doktor. Ay, hindi po ba kayong nanalo sa loto? Ay. Si Pepito Manaloto! Tama pala ako si Chito. Si Chito po, si Chito. Chito Manaloto. May Facebook ka ba? Pwede ba kitang maging friend? Ang bilis mo naman. Paano pa kaya pag na-circumcise ka na niyan? Is everything ready? Ah, yes, Doc. Yes. Sir, magsisimula na po kami. Chito, gusto mo ba dito na? Okay na. Hindi po sa labas. Uwi na po ako. Ang dami, langgam, ha? Special itong araw na ito, naghanda kami ng espesyal na pagkain! No! Pinagandaan niyo, gutom na ako. Oh, ako marami po, sir. Sausage, hotdog, longganisa, at lumpiang sariwa. Oh!
Chito. May tatanong ako sa'yo. Ano yun, Chito Patrick? Masakit ba? Medyo. Matapang ka naman pala eh. Siyempre, Chito Patrick. Nakakahiya kasi dun sa sex nurse kung iiyak ako eh. Kung pwede nga lang, magpapatuli ulit ako para lang makita siya. Ang ganda niya, Chito Patrick. Are we done? Not yet. You know, you have to do something about this, ha? Otherwise, I'm gonna tell Pepito na substandard yung mga materialis mo. Do you want that? Substandard? Yeah! Excuse me, what is your proof? Hindi pa proof yung mga crack na yan? Na mahina yung mga materialis ang diniliver mo. Elite-lite mga crack na yan eh. That, I mean, those cracks don't mean anything. Look, I'll show you. A ver? Crack, crack! Matibay itong pader dahil matibay materialis ko. Tingnan nyo! Oh, hindi ba? Hindi ba matibay? Oh, ayan! Aray! Eh, total, inupuan mo na yung mga pipirmahan ko eh. Pwede na siguro. Ano ba yun? Eh, gusto ko magpatuli. Wow. Congratulations. Sige na, Pits. Samahan mo na ako. Ba't kita sasamahan? Di man, gawin mo mag-isa yan. Eh, bakit si Chito sinamahan mo? Ay, anak ba kita? Yang-iya naman ako sa'yo. Pits. Sige na. Dala mo na ako. Dali mo na ako doon sa pinagdala mo kay Chito. Sige na, Pits. Bakit doon pa? Eh, gusto ko doon. Dali mo ako doon. Sige na, Pits. Sige na. Hindi naman sa iba eh. Sige na, Pits. Sige na. Sige na. Teka. Hello, Mario. Ha? Si Tommy? Ano? Oh, sige. Punta ka dito. Oh, sige. Punta ako dyan. Pupunta ako. Kahit kailan, wala kang kadala-dala. Basta man, nakita mo na aksidente na nga yung mama eh. Sisermonan mo pa. Hindi ko na maalam na mahina kasi yung materialis na yun eh. Ang alam ko, mura siya. Ayan, umira na naman kasi yung pagkagahaman mo at tinan mo, nasaktan ka pa. Alam mo, boss, talaga kung alam ko lang na substandard yung material na yan, hindi ko ililok sa'yo. Promise! Bitch. Ako rin gusto ko mag-sorry sa'yo eh. Kasi bilang project manager, dapat binaground check ko muna yung supplier ni Tommy. Yeah. Kaya lang naging, siyempre, nagka-interest din ako. Mura talaga eh. Oo nga. Eh, pero hindi. Okay na yun. Ang importante, walang nasaktan. Boss. Bukod kay Tommy. Jason, paano nga pala yun? Madedelay yung paggawa ng bahay niya. Ay, huwag ko kayo mag-alala, Mr. Manaloto. Nakausap ko na yung original suppliers namin and they're willing to work with us again. So, no problem. Mabuti naman. Kasi ang gusto ko lang, ayaw na ayaw kong mangyari yung ganyang aksidente ulit. Dahil sa lahat ng ayaw ko, yung may nasasaktan, kaya pangako nyo, hindi na mauulit yan. Ayaw ko na may nasasaktan. Mr. Noroso, hindi pa tayo nagsisimula. Nagpa-practice lang mo ako. Eh, mag-isa lang mo ba kayo tutuli sa akin? Hindi, may nurse na mag-a-assist sa akin. Yes! Hindi na sayang ang puta ko. Handa ka na ba? Handang-handa na. Diyan ka na. Pakihanda na lang gagamitin natin at na makapag-proceed na tayo. Oh, Mr. Renoroso, ready ka na ba? Doc, handang-handa na ako. Sir, injection lang po na ako kayo ng pampamanhid. Huwag ko kayong malikot. Boss, grado na ang hindi guguto, ha? Oo naman, primera klase materialis yung diniliver sa atin eh. Oy, mabuti naman kung gano'n. Eh, medyo mahal nga lang ng konti kaysa dun sa presyo ni Tommy.
Di bali ng mahal. Basta maganda at matibay yung materyales para sa bahay ni Mr. Manaloto, di ba? Hindi biro yun. Mahirap yung natutulog ka, bigla mabagsak ka ng pader, di ba? Hindi mo nangyari sa iyo yun. Hindi, seryoso talaga ako. Pag nabagsak ka ng pader, ang hirap bumangon. Oo, bitad yun. Malilate ako sa opisina nun. Baby Maria, may makakain ba dyan? Ay, sister! In fairness, kagay sa iyong palda. Tama. Welcome to the Federation! Group up!